lumang bahay na na-restore. Actually, kaka-restore lang siya. So, kaka-restore lang nito. Ayan siya, mga kaytubero. Dalawang lumang bahay. Kasi di ba kapag malakas ang ulan, ang nangyayari, mas lalong nasisira yung kahoy. Hello mga kaytubero, magandang umaga sa inyo lahat and welcome to Ibaan, Batangas. So bali nandito tayo mismo sa simbahan ng Ibaan. Ito yung damba ng parokya ni Santiago Apostol. Ayan. Okay. So kanina pag-alis ko sa bahay, medyo madilim, makulimlim at umuulan. Sabi ko, bahala na nga lang si Batman. Basta sana pagdating ko sa Batangas ay wala nang ulan. Ano? So ayan, makikita nyo, medyo umaambun-ambun pa rin pero at least lumiliwanag na ano. So nakalagay dito, tuloy po kayo sa damba ng parokya ni Santiago Apostol. Pero sarado naman ang simbahan, mga kaytubero. Ayan, eh. Ganda rin ang simbahan nila, no? Ayan, no? Sarado. Tingnan natin. Okay, bukas. Tingnan natin. Bukas daw pala, mga kaytubero. Pero, walang misa, ano? Ayan. Ah. Diba, ang tahimik dito sa loob. Ang ganda ng simbahan nila, no? Okay, so galing na tayo sa loob ng simbahan and wala pang misa ngayong oras na ito. And maya-maya pa raw mga alas 9 yung misa, sabi nung nakausap ko. Pero buti nakapasok tayo sa loob ng simbahan. Ano? So ngayon naman mga kaytubero ay puntahan natin yung isang lumang bahay na na-restore. Actually kaka-restore lang siya ngayong taon and yun yung pupuntahan natin. Ayan, so yun muna yung pupuntahan natin. Ano? Ayan.
Okay? So, eto, itong kalsada na ito, ito yung poblasyon. Ayan, tawid tayo sa kabila. Tawid tayo sa proper na tawiran. So, ito yung pamahalaang bayan ng Ibaan. Okay, so ngayon ay October 11, ang oras na natin is mag-alas 8 pa lang ng umaga. Eto na siya, mga kaytubero. Ang ganda ng bahay na ito, isa sa mga lumang bahay. Ayan o. Eto siya. So, kaka-restore lang nito. Kung hindi ako nagkakamali, mga June or July nitong taon, na-restore itong lumang bahay na ito. And so, ang bahay na ito, mga kaytubero, ay pag-aari ni Don Roman Caringal at Doña Anastasia Montalbo. At itong bahay na ito ay itinayo around 1850s to 1860s. So, si Don Roman ay dating Gobernador Silio dito sa Ibaan from 1862 hanggang 1867. Ayan. So kung mapapansin nyo no, dito sa bagong kaka-restore na bahay, marami ng mga damo dito sa paligid. Ano? Ayan. Tapos dun sa pinakataas, eh, makikita nyo tinutubuan na siya ng mga ligaw na halaman. Ano? Ayan. So mukhang matagal nang hindi ito napupuntahan. Diba? Pero at least na-restore nila yung bahay. Ano? Yun naman yung importante. Diba? Ayan. So kung makikita nyo, no, very simple lang yung bahay. And yung bahay ay napapalibutan ng kapis window. Ayan. Paikot. Ano? Nice. Ayan. Actually, nag-message na ako dito sa kanilang Facebook noong inopen ito. Noong July, hindi ako nagkakamali, no? So, until now, hindi pa rin tayo sinasagot. Kaya sabi ko, puntahan na nga lang natin. Diretso na tayo. Huwag na nating hintayin yung reply. Kung payagan tayo, di swerte natin. Kung hindi, at least na ipakita ko sa inyo yung itsura ng bahay na dito sa Ibaan ay may mga na-restore naman na mga ancestral house or heritage house, ano? Ayan. So mukhang walang tao sa loob, ano? Ang ganda ng pagkaka-restore ng bahay, ano? Okay, so ulitin ko lang, ano, Don Roman Caringal Ancestral House o Heritage House. Ayan. Okay, so doon naman tayo sa kabilang kalye. Meron din tayong pupuntahan. Boss, thank you ah. Meron din tayong pupuntahan na dalawang lumang bahay. Actually, eto rin no. Na-restore din nila. Art of Beauty. Makeover Salon. Diba? Okay, so ulitin ko lang, yan yung simbahan dito sa Ibaan, mga kaytubero. So, dito naman tayo sa kabilang kalye. Okay. So,
Halos dito lang ito sa kabila kung saan tayo nang galing kanina. So dito makakakita tayo ng dalawang malalaking lumang bahay. Sangguni ang bayang Ibaan, Batangas. Ayan siya mga kaytubero. Dalawang lumang bahay. Kita niyo ba yan? Tapos ito pa yung isa. Klinika Santiago. Dito tayo sa kabilang side. Para makita natin ang maigi. So ito ay medical clinic. Nice. So na-restore din yung bahay mga kaytubero. And talagang makita natin na inaalagaan naman ng mga nagmana itong bahay nila, no? Ayan. Okay, so ito ay isang clinic, medical clinic. Tapos ito naman, tinitirhan pa rin mga kaytubero. Pero, ayan, ginagamit naman nila yung pinakababa, ano? Diba? Okay, so diretso lang tayo dito sa ano, poblasyon mga kaytubero. So ulitin ko lang ano, yun yung simbahan ng Ibaan. Tapos dito tayo galing. Ayan. Ngayon naman diretso lang tayo dito. So meron din tayong pupuntahan na isang lumang bahay. Hindi ko lang sure mga kaibero kung nandito pa yung bahay na yon. Kasi nakita ko lang din siya sa Google Map. Tingnan natin kung nandito pa rin ba yung bahay na yon. Diretso lang tayo dito mga kaytubero ha. Ayan. So buti naman lumiliwanag na, umaaraw na. Kasi sabi ko, although may payong naman akong dala, kaya okay lang. Yun nga lang, medyo mahirap mag-recording kapag may payong ano. So eto na yung bahay na tinutukoy ko. Ayan o. Kita nyo ba yan? Yung dalawang bahay na yan. So may nakalagay law office. Ngayon nakilala tayo ni sir. Ayan, shout out po sa inyo sir. Ayan. Mukhang bahay ito ng isang attorney ano. Baka magkakaso tayo kasi binibideo natin sila. Ito yung sinasabi ko sa inyo na luma. So dun sa Google Map na nakita ko, walang nakatira dito sa bahay na ito. Pero ngayon, nakikita ko mukhang meron nang nakatira kasi may mga damit sa taas ng bahay. Okay, so isa sa mga lumang bahay dito sa Ibaan na nasisira na ano. And
Minsan, di ba, nagkakaroon tayo ng phobia sa mga lumang bahay na sira-sira na, na napakaganda. Tapos bigla na lang gigibain. Nakaka-alarma lang talaga minsan. Kaya ito, sana hindi ito gibain, ano, o ibenta. Di ba? Sana i-restore ng may-ari. Or kung hindi man kayang i-restore ng may-ari, ibigay sa gobyerno para ang gobyerno ang mag-restore. Pero kung ayaw talaga nilang ibigay o ibenta man nila, sana kung sino man yung makakabili, i-restore lang itong bahay na ito. Ano? Ayan. Buti pa tong isa, kahit lumang-luma na, napakaganda pa rin. Ano? And ginagamit naman itong bahay na ito. Ayan. Okay. Tapos dito sa katabi nila, meron ding lumang bahay na na-restore. Ayun, no? Hindi ka, napitan natin. Ayan siya, mga kaytubero. Kita nyo ba yan? Ayun, no? Ayun. Makikita nyo talagang masisira na, actually sira na nga itong bahay na ito, no? Kasi di ba kapag malakas ang ulan, ang nangyayari mas lalong nasisira yung kahoy. Kasi kita nyo yung bubong, oh. Sira-sira na siya. Pwede pa siyang i-restore, ano? Ayan, sana agapan na nila bago mauli ang lahat. Okay, so dati daw itong pag-aari ng isang Hapon noong araw. Sikat daw na Hapon dito sa Ibaan. Pero nawala na yung Hapon na yon, tapos iba na yung naging may-ari, ano? Ayan. Okay, so bahay ito ng isang attorney, si Attorney Francisco T. Guerra. Ayan. Alos katapat lang ito ng ano, you know, yung nasisirang bahay. Alam nyo ba, mga kaysubero, yung mga may-ari ng bahay, yung mga nagmana ng mga lumang bahay, mga sira-sirang bahay, alam mo, ang hirap din kasi minsan na i-judge sila kung bakit hindi nila pinaparestore yung kanilang pamana, ano? Kasi hindi naman lahat ng mga yan ay may pera, ano, may kayang mag-restore ng bahay. And sinasabi natin, sana ibigay na lang sa gobyerno or iparestore sa gobyerno. Kaya lang ang problema kasi, once yan ni-restore ng gobyerno, magkakaroon na kasi ng conflict of the ownership ng bahay. So hindi lang ikaw yung nagmamay-ari, pagmamay-ari din ng gobyerno. So anything na decision mo about sa bahay, hindi na pwede, kailangan papayagan ka rin ng pangalawang may-ari ng bahay, which is ang gobyerno, dahil sila nga yung nag-restore. So ang hirap. Tapos, and yung iba dyan, mga kajubero, kapag nakuha na ng gobyerno yung bahay, ni-restore nila, so ang tendency dyan,
Siyempre, kailangan mo nang umalis dun sa bahay. Pero siyempre, kung ikaw, yun lang naman yung bahay mo, siyempre, ayaw mo namang umalis sa bahay mo para lang i-restore ng gobyerno yung bahay mo. Kasi wala ka namang titirahan, kulang lang din naman yung kinikita mo araw-araw. So, ang hirap. Kaya ayokong mag-judge sa mga may-ari ng bahay, mga bahay na hindi na na-restore, mga bahay na sira-sira na. Ano? Pero maswerte lang talaga yung mga bahay na na-restore. Ano? Ayan. So, nakita na natin ang ilang mga lumang bahay, mga heritage house, ancestral house, dito sa Ibaan, Batangas, and karamihan naman ay na-restore, pero may ilan din na hindi na-restore. Ano? Ayan. Pero at least, nakita natin ang ilang mga lumang bahay dito sa Ibaan, Batangas. Ayan. So maraming salamat sa lahat ng nanood ng vlog na ito and sa mga bago lamang sa aking channel. At nagustuhan nyo naman itong ganitong klase ng content, please don't forget to like, share, and subscribe. Okay? So I'll see you again on our next vlog. Bye everyone. So pauwi na ako and nandito tayo mismo sa Ibaan Road. So pag diniretso mo ito, San Jose, tapos yan na yung Expressway, South Expressway. So dumaan lang ako dito kasi meron ako nakitang isang lumang bahay. Ayan oh. Ayan siya mga kaijobero. So dito lang ito mismo sa may kanto ng Ibaan Road. Ano? Ayan. Okay, so maganda pa yung bahay. Pwedeng-pwede pa siyang i-restore. Intact na intact pa din, ano. Ayan. Ganda ng bahay, ano, mga kaitsubero. Pero sana tinitirahan pa rin nila. Diba? Ayan, dito lang yan, oh. Ito yung mismong harapan ng bahay. Ayan. Okay, halika na. Uwi na tayo.